Sigaw ni Heaven sa paghabol niya sa lalaking nakita. Princess Heaven, kailangan nating umalis. Hindi mo pwede yung gawin dito. Wika ng head ng security ni Heaven. Nakita mo ba siya? Nakita mo ba yung lalaking yun? Tanong ni Heaven. What's happening here? Ani Helena. Grandma, Daddy. Daddy Agaton, I saw him. I saw him. Sagot ni Heaven na umiiyak. Heaven, alam ko kung gaano mo siya nakamiss pero wala na siya. Sa ad ni Helena na inaalo ang apo. Buhay po siya, Grandma. Buhay siya. Nakita ko po siya, tumingin siya sa akin. At alam ko siya yun. Alam kong si Daddy Agaton yun. Umiiyak pang sad ni Heaven. Niyakap na lamang ito ng abuela. Alam niyang hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin ito ang nakagis ng ama. Kahit pamahal na mahal rin ito ang tuloy na ama. Hindi ka po naniniwala sa akin, di ba? Hindi ka po naniniwala na buhay si Daddy Agaton. Puro ng pagtatampong tanong ni Heaven sa abuela. Heaven, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Maotoridad na tanong ni Sky. Mabilis naman tumakbo si Heaven sa kapatid at dito yumakap na mahigpit. Sky, it's Daddy Agaton. Nakita ko siya. I swear I saw him. I saw him looking at me. He's alive. Ani Heaven na tila humihingi ng tulong sa kapatid. Pero hindi yun pwede mangyari. Patay na siya. Wika ni Sky na hindi makapaniwala sa sinasabi ng kapatid. You know, I don't lie, Sky. I never did. Hindi pa ako nagsinungaling sa'yo. Kailan mo maniwala sa akin. Buhay siya. Wika ni Heaven na patuloy sa pag-iyak. Niyakap na mahigpit ni Sky ang kapatid. Totoo ang sinasabi nito. Walang kahit isang beses na nagsinungaling ang kapatid niya sa kanya. Peter, tawag ni Heaven sa kanyang head security. Yes, Prince Sky? Ani naman ni Peter. Go to their head of security. Tell them I am requesting a copy of the CCTV today. Wika ni Sky dahil matatanggan niyang lahat pero hindi ang pinakamamahal na kakambal. Si Cyrus na may nagmamadaling sumakay ng sasakyan at agad na tinawagan si Lester. I'm in Shangri-La now. Ask them to erase the CCTV footage for today. Make it damn fast. Mamaya ako na ipapaliwanag. Wika ni Cyrus. What the hell is going on, Cyrus? What was that? Who was that? Wika ni Lorena na hindi maintindihan ang nangyayari. Huwag mo nang pansinin pa yung Lorena. Let's go. Someone is calling you, Daddy. Sino siya? Kasal ka na ba? May anak ka na? Sabihin mo sa akin. Litong-litong tanong ni Lorena. No, I'm not married at wala akong anak. Sa tingin mo, hahayaan ako na Stella makalapit sa'yo kung may asawa at anak na ako? Eh kung ganun, ano yung nangyari kanina? Sino yung kausap mo? Erasing the CCTV in Shangri-La Hotel? Sino ka ba talaga, Cyrus? Tanong ni Lorena na biglang na-frustrate. Baby, wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Wala lang yun. Nothing that concerns you. Nothing that concerns me? Yeah, right. Sino nga ba naman ako sa'yo? 1 minute, you're one hell of a gentleman, acting as if you really care. 1 minute, you're a possessive jerk who acts such an ass. Ni hindi mo nga masabi kung sino ka ba talaga. And now here I am, stupid at thinking na sasagutin mo ang katanungan ko. Calm down, Lorena. No. May tiwala ka rin ba sa akin gaya ng bulag kong pagtitiwala sa'yo? Mahal mo ba ako kahit konti? Tanong naman ni Lorena. Lorena, answer me even just for a bit. Matapang na tanong ni Lorena. Gusto kita. Nakatungong sagot ni Cyrus. Hindi ko tinatanong kung gusto mo ako. Kahit sino pwede akong gustuhin. I don't do love. Ano naman ni Cyrus? I'm going home. Wika ni Lorena. Let's go. Ani Cyrus? No, I said I'm going home. Not us. Sagot ni Lorena na bumaba na ng sasakyan ni Cyrus. Lorena? Tawag ni Cyrus pero isinara na nito ang pinto. Agad bumaba si Cyrus ng sasakyan para habulin ang dalaga. Lorena! Lorena! Tawag nito pero agad na ito nakasakay sa dumaang taxi. Damn it! Wika ni Cyrus na hindi niya na ito maabutan. Na makalis ang sinasakyan taxi, doon lang tumulong luha ni Lorena sabay na isang malalim na paghinga. Gabi na pero nagpunta pa rin si Cyrus kina Blake. Tuliro at hindi alam kung ano ang iyan ang iisipin. Stella! Evan! I saw her! Wika ni Cyrus. Narito siya. How? Why? Ani naman ni Stella. Hindi ko alam kaya nandito ko. Gusto mo bang alamin ko? Tanong ni Stella saka tumango si Cyrus. Hindi naman pwedeng tawagin na tanongin lang sila ni Stella. Malalaman nilang alam niya ang tungkol sa'yo. Wika ni Blake. He is right. Ang tayong magagawa natin ay maghintay. Wait for them to contact Stella. Ani Lester. Okay ka lang ba? Tanong ni Stella kay Cyrus. Hindi ko rin alam. Sagot ni Cyrus. Don't you think it's time? Do I have a choice, Stella?
I'm guessing it'll be just a matter of time. Nakita niya ako, alam ko. Alam ko na kilala niya ako. Heaven would be able to do that at alam ko hindi siya titigil. Guguluhin niya ang kanyang kapatid na gagawin ang lahat para sa kanya. Wika ni Cyrus. And that's the purpose of the CCTV. Seeing it ni Lester. Yeah. Alam kong sa sandaling nakita ni Sky na umiiyak si Kevin, wala na siyang pakialam ko ano mangyayari sa Shangri-La, but he would even turn it upside down for her. Lalo na ngayon siya na ang prinsipe. Ani Cyrus, you miss them, don't you? Wika ni Stella. Walang araw sa nakalipas sa 4 taon na hindi ko sila inisip. Not even a single day. Wika ni Cyrus na may mapaklang ngiti sa mga labi. They are still my family. Cyrus, Ani Blake, kayo na lang natitira kong pamilya. Wika ni Cyrus, nakitang lungkot sa mga mata. What about Lorena? She's with you in Shangri-La, right? Tanong ni Stella. Yeah, at galit na galit siya dahil hindi ko masagot ang mga tanong niya. She walked out. Mukhang hindi ka binibigyan ng pagpipilian ngayon ng tatana, kundi ibunyag ko anong totoo. Wika ni Stella. Maybe, pero tinutulungan ako ng asawa mo na magdesisyon kung anong magiging kapalaran ko. Ani Cyrus. Cyrus, alam mo lagi kitang tutulungan kahit anong mangyari, pero pag-isipan mo mabuti. Your family have already blamed themselves enough. Inabot ka ng 4 taon bago mo mahanap si Lorena. Siguro sa pagkakataong to, kailan mo mag-isip muli kung ang mga taong ito ay worth it bago mo hilingin sa akin na itapon sila muli sa iyong buhay. Wika ni Blake. Stay here for tonight, Cyrus. It's always better than being alone. Wika naman ni Stella. Countess Stella, may tawag po kayo. Wika ng isang kasambahay at kinuha naman ni Stella ang telepono. Hello? Stella, it's me, Sheila. Sheila, how are you? Sagot ni Stella, pero mabilis na napatingin kay Cyrus. I'm very well. Alam ko, isa tong sorpresa, ngunit iginiit ng aking anak na babae na gusto niya ipadala ang kanilang imbitasyon sa iyong kaarawan ng personal. Ngunit duda ako na hula namin ang aming princess ay may malaking crush kay Lord Altheus. Siguro maaari mong tingnan-tingnan sila? Alam ko, nananatili sila sa Shangri-La kasama si Reyna Aldena. Wika ni Sheila. By all means, don't worry. I'll see to it that they will be highly guarded and Altheus, he can show heaven around. Sagot ni Stella. Thank you, I owe you. Sagot ni Sheila. Don't mention it. If it is my future daughter-in-law will be securing, I can even send a battalion. Sagot ni Stella na nakipagbiruan pa kay Sheila. Appealing, hopefully. I'll see you soon, Stella. Give my regards to Blake. I will. Bye, Sheila. I'll see you soon. Kasama ni Heaven ang kapatid niyang si Sky and the Queen Mother Helena. Mother, naririto rin siya? Wika ni Cyrus na napabuntong hininga na lamang. Anong plano mo? Tanong ni Lester. Na sana hindi mapagtanong, muli ang landas namin. Sagot ni Cyrus sabay sandal sa couch na tila nanghihina nakakaisip. Sa opisina naman ni CJ, tila kailanin mang iniisip niya na may biglang pumasok sa kanyang opisina. Can't even say hello to your father, Cedric? Ani Gerald na nakarating na pala. Why should I? Kung hindi naman ako magiging masayang makita siya. Balik tanong ni CJ. Why wouldn't you? Ama po rin ako, Cedric. You could have at least welcomed me. Yeah, ang aking ama na naging sanhin ng aking ina sa kanyang libingan. Kung ipagpapaumanhin mo, meron pa ako mas mahalagang bagay na dapat gawin kaysa makipag-usap sa'yo. Sagot ni CJ na dumiretso na sa pinto. Cedric J, stay right where you are. Kinakausap pa kita, ano bang gusto mo? Malamig na tanong ni CJ. The new face of Anderson Cruise and Shipping Lines. Gusto ko siyang makita. Hindi ka dapat basta-basta magtatalaga ng hindi ka dapat-dapat. Wika ni Gerald. I am pretty sure she deserves it. As a matter of fact, she deserves more than that. Mapait na sa ati si Jay sa katuluyang tinalikuran ng ama. Wala nang nagawa pa si Gerald kung hindi ang mapaupo sa swivel chair ng opisina. Cedric, 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 when will you be able to forgive this old man? Ani Gerald sa kanyang sarili, sabay ang paghawak nito sa photo frame sa lamesa ng anak kung saan naroon ang larawan nito kasama ang kanyang ina. Tanghali kinabukasan ang punta ni Cyrus ang newsroom. Nakita niya doon si Lorena. Walang sigla at matamlay at alam niyang kasalanan niya iyon. I'm sorry, Ani Cyrus habang nasaligan siya ni Lorena at may dalang bulaklak. Imbes sumagot, lumabas ng newsroom si Lorena. Sinunda naman to ni Cyrus at nakarating sa may fire exit. Don't do this, Lorena. Wala akong ginagawang kahit na Cyrus. Wika ni Lorena na halatang masama pa rin ang loob. Lorena, what are we, Cyrus? Wika ni Lorena sa malamig na tono. What do you mean?
Tanong ni Cyrus. Tayo? Ano ba tayo? You're special to me, Lorena. What we have is special. Ani Cyrus. But you can't put a name on it. Tama ba ako? Wika ni Lorena ng masama ang loob. Why do we have to put a name for something that's going right? Wika ni Cyrus. Something that's going right? Nothing is going right from the start. Wika ni Lorena. Tingnan mo ako, Lorena. Pagkatapos sabihin mo sa akin kung sa tingin mo, mali ang lahat ng bagay na itong nararamdaman mo. Sa simula pa lang mali na, Cyrus. Wika ni Lorena bago tinalikuran si Cyrus. I know that somehow you feel something for me too, Cyrus. Please tell me para hindi ako nanghuhula. Ani Lorena sa kanyang sarili. Ilang araw ang lumipas at hindi man lang sinagot ni Lorena ang mga tawag ni Cyrus. Alam ng binatang ginagawa nito sa kabila ng lahat. Alam niyang nag-umpisa na itong mag-shoot bilang bagong mukha ng Anderson Cruise and Shipping Lines. Inaabalan ni Lorena ang sarili sa pagtatrabaho para maiwasan si Cyrus kahit pag gustong-gusto na niya itong makita. Si Cyrus naman ilang gabi na rin hindi makatulog. Inaabala ang sarili sa pag-inom. You look awful, man. Seems like I haven't seen you for years. Wika ni Blake nang punta niya sa penthouse na tinitira ni Cyrus. Hindi niya ako kinakausap. Hindi niya sinasagot ang tawag ko o ang mga messages ko. That's easy. Find another one. Ani Blake na naupo na rin sa may couch ng kaibigan. Ayoko ng iba, Blake. Hindi mo siya mahal. Bakit mo sasayangin ang oras mo? Hindi naman sumagot si Cyrus pero inisang lagok na lamang ang laman ng baso na hawak. Magpahinga ka na. Tatanggalin ko siya sa trabaho. Hindi mo na siya makikita. I will clean up the problem. Gaya ng laging ginagawa ko. Wika pa ni Blake. No! Wag na wag mong gagawin yon. Ani Cyrus. You don't do love, Cyrus. Or the girlfriend-boyfriend thing. Those mushy things are not you. She'll be out of your system in no time. Wika ni Blake na parang baliwa na lang. Gusto ko siya, Blake. Come on, marami kang gustong babae. Lahat sila ay kinakama mo. Kung hindi mo pa siya makukuha, kukuha ko ng isang tao para kunin mo siya buong magdamag na matapos na to. Sa narinig, tila nag-init ang ulo ni Cyrus. Agad na hinawakan ang kwelo ni Blake. Hindi mo siya dapat sinasabihan ng ganyan. Hindi siya katulad ng ibang babae. Kakaiba siya. Damn it! Ani naman ni Cyrus. Ano bang kinagagalit mo, Cyrus? Babae lang siya. Isang babaeng madali mong itapon at palitan. Halika. Lumabas tayo at maghanap ng bago. Ani pa rin ni Blake. She's not a goddamn slut, Blake. Is she worth it? Tanong ni Blake. I think I'm falling for her. Sagot ni Cyrus na binitawan ng pagkakahawak sa kwelo ni Blake. Then you are an idiot saying that to me instead of her. Ani Blake na may ngiti na sa mga labi. It's really a good thing that you're my friend. You don't play fair, asshole. Wika ni Cyrus na sumandal na rin sa couch. Napahalakak naman si Blake sa narinig mula sa kaibigan. Cheers to that, my friend. Ani Blake at inangat ang kanyang baso. Isang araw inabangan talaga ni Cyrus sa Lorena palabas ng bahay nila para lang makausap ito. Go away, Cyrus. No. Binigyan kita ng mga araw ngunit iba na ang araw na to. Sasakay ka sa kotseng to o doon ka tatayo buong araw ilang sandali? Na nakipagtitigan si Lorena sa binata pero sa huli wala siya nagawa kung hindi ang sumunod dito. I miss you. I really miss you, Lorena. Wika ni Cyrus pero hindi nagsasalita si Lorena. I am going crazy, Lorena. Kausapin mo ako, please. Huwag mo akong iwasan. Ani pa ni Cyrus. Lorena looked at him with so much longing in her eyes. Mahalan niyang lalaking nasa harapan niya. Hindi na niya kayang itanggi iyon sa sarili niya. I miss you too. Saad ni Lorena habang malungkot na nakatingin sa binata. Sa narinig, mabilis na inangkin ni Cyrus ang labi ni Lorena. God, baby. I miss you so much. Huwag mo nang gagawin to. Mababaliw talaga ako. I know I told you that I don't do love, pero sa tingin ko, nagsisimula na ako mahulog sa'yo. Wika ni Cyrus habang hawak ang magkabilang pisngi ni Lorena. Hindi naman napigilan ni Lorena mga luhang maglanda sa kanyang pisngi sa narinig. Hindi niya inaasahang marinig yun mula kay Cyrus. Cyrus, ano naman ang luhaan ng si Lorena? Will you be my girlfriend, baby? Tanong ni Cyrus na hindi inalis ang tingin kay Lorena. Yes. Yes, Cyrus. I love you. Sagot ni Lorena nang yumakap na sa binata. Lorena, now everything feels right. Thank you. Masiglang inihatid ni Cyrus si Lorena sa photoshoot nito para sa Anderson Cruise and Shipping Lines. You seems to be in a good mood today, sweet. Tanong ni CJ. I guess so. Let's start. Sagot ni Lorena kaya't napapangiti nilang sa CJ. Bigla naman dumating ang mga mag-ama ni CJ sa set at tila galit na galit. Cedric,
Ito ba ang tinatawag mong deserving model ng Anderson Cruise and Shipping Lines? Isang babae na may kasamang callboy? Damn, Cedric, huwag mong sirain ang tinatayo ko ng maraming taon. Ana Gerald, nang bumunta ito sa set kung saan ginaganap ang photoshoot ni Lorena. Can't you be a little less dramatic? Wala sa mga sinabi mong totoo, Ana CJ. Si Lorena man nais mapaiyak sa pagkapahiya. Totoo man o hindi, hindi ko kailangan ng mukha na makakasira sa kumpanya ko. Tanggalin mo siya. No, and that's final, matigas na sagot ni CJ. Are you saying that you'll keep her even if it takes the fall of the company? Maraing tanong ni Gerald. CJ, I can just go. Hindi mo to kailangan gawin. Let me leave and stop all the wrong publicity. Maiyak-iyak na sabi ni Lorena. So mas may utak pa siyang babaeng to, ani CJ. Tingnan mo siya. Saka mo sabihin sa akin isa siyang mababang uri ng babae para sa'yo. Wika ni CJ sa ama. Doon na tinignan ni Gerald si Lorena na napapaiyak na doon din sa kinatatayuan. I'm sure you'd understand, ani Gerald na matigilan sa pagkakatitig sa dalaga. Does she remind you of someone? Mapaghamong tanong ni CJ. Who are you, young lady? Tanong naman ni Gerald. My name is Lorena, sir. I'm sorry for the trouble. Aalis na po ako. Wait! Tawag ni Gerald. Nakakaalis ka na, Lorena. Bukas na lang natin tututuloy. I just have to fix some things first with the press before we continue so you can work at peace. Ano naman ni CJ. Thank you. Please excuse me, sir. Everyone, leave us. Wika ni CJ kaya nagsilabasa ng mga tao. Sino siya, Cedric? Tanong ni Gerald. How does it feel to see the spitting image of your infidelity, Dad? Mapait na tanong ni CJ. Hindi naman nakasagot agad si Gerald. Kaya't sinamantala na iyon ni CJ at tinalikuran ng ama na naiwang tigagal sa sinabi ng anak. Sa opisina naman ni Cyrus, nakarating na sa kanya mga balitang naninira kay Lorena na dahilan bakit galit na galit ngayon ang binata. Lester, nasuri mo na ba ako sa nanggali yung mga hangal na write-ups na ito? Tanong ni Cyrus. I'm on it, but this is gonna be bad for her. She's not used to it. They are gonna eat her up, Cyrus. Ani naman ni Lester. Alamin mo kung sinong gumagawa nito, Lester. Humanda sila sa akin. I just hope this doesn't get out of hand. Sinew this to Cyrus. Bago to sa kanya, at ang kauna-unang chismis na kailangan niyang pagdaanan ay ang pagkakasangkot ni Lorena sa isang callboy. Shut up, Lester. Alam mong walang totoo sa mga balitang yan. Alam ko, pero hindi ang iba. Wala silang alam. Ani Lester. Sinundo ni Cyrus si Lorena sa TRN. Pagkita pa lang ni Lorena sa kasintahan, gusto nang tumulo ng luha nito. Agad naman itong pinapasok ni Cyrus sa kotse. Sa penthouse sila dumiretso pero habang daan, walang kibo si Lorena. Kukuha lang ako ng maiinom. Wika ni Cyrus na makarating sa penthouse. Sinundan naman ni Lorena ng tingin si Cyrus habang palayo sa kanya. Nagsasari na maiinom si Cyrus sa baso nang maramdaman niyang niyakap siya ni Lorena mula sa likuran. I'm sorry, baby. Wika ni Lorena na tumuro ng pinipigilang luha. Hinarap naman agad ni Cyrus ang dalaga at sinapo ang mukha nito. Bakit ka nagsasorry? Bakit ka umiiyak? Nag-aalo lang tanong ni Cyrus. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo yung privacy at eto ko. Hinihila kong pangalan mo sa kahihiyan. Tinatawag ka nila sa iba't ibang pangalan. Wika ni Lorena na umiiyak. Naniniwala ka ba sa kanila? Tanong ni Cyrus sa biglang kinabahan sa baka naniniwala ang dalaga sa mga narinig na balita. No, natatakot ako. Natatakot akong umalis ka na dahil dito. Ayokong iwan mo ko. Hindi makapaniwala ang tinitigan ni Cyrus ang dalaga sa narinig. Hindi nakapagsalita si Cyrus pero bigla niyang niyakap si Lorena na mahigpit. Hindi ako aalis, Lorena, at mas lalong hindi kita iiwan. Wala akong pakialam sa iisipin at sasabihin ng ibang tao. Ang inaalala ko ay ikaw. Hindi ka sanay sa ganitong mga issue. That your boyfriend is a good for nothing call boy. Wika ni Cyrus habang mahigpit pa rin ang pagkakayakap kay Lorena. Alam ko hindi ka ganon, Cyrus. You may be an ass but not someone who takes advantage of other people. Wika ni Lorena. Well, for a fact, I'm really an ass. Pero ang gagong to ay nagmamahal sa'yo. Sa may balcony, nagpahinga ang dalawa habang nakatitig lang sa kalangitan. Don't you feel bad about what they're telling about you? Tanong ni Lorena. No, dahil kilala ko ang sarili ko. Sagot ni Cyrus kaya napangiti na si Lorena at muli na lang tinitigan ang mga bituin. Lorena, gusto mo pa rin bang malaman kung sino ba talaga ako? Tanong ni Cyrus habang nakatitig kay Lorena. Umiling naman si Lorena saka sinagot ang binata. I still can't think of a reason. Remember you told me that I should only ask you again if I can already answer why?
Sagot ni Lorena nang umiti pa kay Cyrus. Tignan mo ko. Magagalit ka ba sa akin kung hindi lang ako basta si Cyrus? If I'm not who you think I am. Ani Cyrus. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa'yo. Para sa akin, you will always be Cyrus, my arrogant asshole boyfriend. Sagot naman ni Lorena na nakangiti pa kay Cyrus. Muli, niyakap ni Cyrus si Lorena at hinalikan sa ulo. Ilang oras pa, inihatid na rin ni Cyrus si Lorena sa kanila. Hindi rin niya ito nasundo kinabukasan. Tumawag lang si Cyrus na may importante itong aasikasuhin. Si Lorena naman ay isa opisina ni CJ pumunta dahil pinatawag siya nito. Lorena, gusto ko maging handa ka. Magkakaroon tayo ng isang press conference ngayon. We have to do some damage control about the situation. Wika ni CJ. Anong plano mong sabihin sa kanila? Kinakabahang tanong ni Lorena. Gusto kong itanggi mo siya. Itanggi mo siya para matapos na ito. Wika ni CJ na nakatitigay Lorena. Hindi, hindi ko gagawin. Kailangan gawin mo to dahil kung hindi, hindi ka nila titigilan. No CJ, hindi ko gagawin. Isang beses mo pang sabihin yan at magkukwit na ako. Wika ni Lorena na nakipagtitigan kay CJ. Sa tingin mo hindi ko kaya humanap ng kapalit mo? Tanong ni CJ. Eh di humanap ka ng iba. Palitan mo kung wala akong pakialam. It's an honor, pero hindi ko ito hinihiling sa'yo. Sagot ni Lorena. At lumaban ang titigan kay CJ. Damn it Lorena, napakatigas ng ulo mo. Kaya na matandang yon. Hindi kita kapagtatakang anak ka nga niya. Bulong ng isip ni CJ. Well then, you left me with no choice, Lorena. Shall we? Ani naman ni CJ. Anong gagawin mo? You'll see. CJ, anong gagawin mo? See for yourself. Sagot naman ni CJ na umuna na sa paglabas. TRN Tower. Lester, is everything okay? Wika ni Cyrus. Sigurado ka na ba dito, Cyrus? Tanong naman ni Lester. No, but I know I have to. Anderson also called the press conference, Cyrus. Damn that asshole. Kailangan nating umalis, Lester. As you wish. I just hope things won't be messy in there. I hope so too. But we both know what will happen. Ani Cyrus at napabuntong hininga naman si Lester. Sa tingin ko ang aking trabaho hindi magiging madali mula ngayon. Tinawag ko si Blake. They'll meet us there. Ani naman ni Lester. I wish you luck on the phone after the day, Lester. Wika ni Cyrus, sa katuloy na silang lumabas. Conference Hall, Anderson Cruise and Shipping Lines Building. Good morning, everyone. Please be seated and let's start the press conference. Panimula naman ang spokesperson ni CJ. Nagsitahimik naman ang lahat pero nagkistapan ng mga kamera sa pagpasok ni CJ at Lorena. Let's begin. Ani ng spokesperson. Miss Lorena, is it true that a certain man named Cyrus is your boyfriend? Tanong ng isang reporter. Yes, it's true. How true is your affair with the so-called call boy? He is not a call boy. Mariing sagot Lorena. Kung ganon, sino siya? Who is this nameless guy? Ari na isa pang reporter. His name is Cyrus. Hindi yun na kailan pang malaman ng tukos sa kanya. He has nothing to do with this. Ari naman ni Lorena. Bakit di mo sabihin sa amin kung sino siya? Isa ka ba sa kanyang mga kliyente? Ari naman ng isang reporter. Everyone, calm down. Lorena doesn't have a boyfriend for a call boy, as what you call it. He is... Ani naman ni CJ pero biglang naputol ang sasabihin nito na may magsalita sa isa pang mikropino. I am Cyrus and I'm her boyfriend. Ani ng bariton ng bosa si Cyrus na nasa may gilid ng conference room na seryosong-seryosong itsura. Nabaling naman kay Cyrus ang atensyon ng mga reporter. Kaliwat ka ng pagkisap ng kamera ang natuon sa kanya. Maging si Lorena ang nagulat sa nakita nito. Nakasuot ito ng 3-piece suit at hindi ang lagi nitong sinusuot na jeans at simpleng t-shirt. Cyrus, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lorena. I suggest you people stop preying on her. You wouldn't like what I'll say and do next. Ani naman ni Cyrus sa mga reporter. Empty threat of a call boy. Is that what you call that? Ani naman ang isang reporter at isang mapanganib na tingin na nakuha nito kay Cyrus. Pumunta na rin si Cyrus sa harapan ngunit bago pa man bumuka ang bibig nito, tinignan nito si Lorena at bahagyang tumango at sinasabing magiging maayos din ang lahat. Si CJ naman tahimik na pinapanood ang gagawin ni Cyrus. Nag-umpisa na magkagulo ang media sa conference room na sabay-sabay nagtatanong. Silence! I'm not here to answer your goddamn questions. I'm here to talk and all of you, listen, and listen very carefully. Ano naman ni Cyrus kaya natahimik ang lahat? I am Lorena's boyfriend, no one else. I may be one hell of an arrogant asshole but I'm never a call boy. So don't you dare put another shame on her. I am Cyrus Miguel Thompson.
President and CEO of DRN. Wika ni Cyrus, sabay dahan-dahang napatingin kay Lorena. Si Lorena naman hindi makapaniwala sa narinig. Muling binalingan ni Cyrus sa media na natunalanan sa narinig. Does my job description fit your taste? Should you be dumb gab hypocrites? I loved her. I do. And I will not tolerate you people scrutinizing her. Mukha ba akong callboy sa inyo? Tanong ni Cyrus. Walang gustong magsalita. Lahat nagulat sa mga sinabi ni Cyrus hanggang sa pumalakpak si Blake na nasa may bandang likuran. I am proud of you, man. You did it. Finally, the world gets to know the face behind TRN. Ani naman ni Blake. Damn them all. Ani Cyrus. Si Lorena naman ay nakatitig kay Cyrus at tumuturo ng luha, hindi pa rin makapaniwala. Lorena. Ani naman ni Cyrus. Imbes na sumagot, nagmamadaling lumabas si Lorena ng conference room. Agad naman tong hinabol ni Cyrus para makausap. He knows he owes her an explanation. Lorena, wait. Ani naman ni Cyrus. I'm sorry, sir. Pero sa tingin ko may importante pa akong gagawin. Sagot ni Lorena saka tumukbo palabas. Let her be, Cyrus. She is shocked. Let her digest what happened today. Wika ni Stella na nasa may likod naman ni Cyrus. Sir, yun lang ba makukuha ko pagkatapos ko aminin sa buong mundo na mahal ko siya? Damn it! Yun na naman si Cyrus. Kita mong frustration. Ano ang mangyayari ngayong ibinunyag na ni Cyrus sa lahat? Kung sino talaga siya? Ano ang gagawin ni Lorena ngayong nalaman niya? Ang boyfriend niya ay ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.